Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na ito, magpo-phone comparison tayo between the Infinix Hot 8 and the Infinix S5. Ano kaya ang phone ang para sa'yo? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout nga pala kay Nathaniel Makapagal, kay John Carlo Bermas, kay Wise Marasigan, kay Mike John Cueto, kay Lesper Gaming, kay Justin Linga, kay Mamba Pen, kay Edsel Zamora, kay Mansanas Diaries at kay Janica May Ruiles. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Si Infinix Hot 8, na-release siya dito sa Philippines ng merong official price na 6,999 pesos or almost 7,000 pesos na merong 4GB RAM at 64GB internal storage. Tapos si Infinix S5 naman ay merong official price na 8,999 pesos or almost 9,000 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So mga ka-J-Vlog, meron silang 2,000 price difference. So tignan natin kung ano bang pinagkaiba talaga nila. Dito muna tayo sa mga advantages sila sa isa't isa. Yes, meron pa rin advantages si Infinix Hot 8 kahit na mas mura siya. Number one dyan is yung kanyang battery. Mas mataas yung battery capacity niya compare kay Infinix S5 dahil meron siyang 5,000 mAh battery. Kay Infinix S5, malaki rin naman. Meron siyang 4,000 mAh battery. And yung pangalawa, meron kasi talagang tao na focus talaga is presyo. Kaya may advantage dyan si Infinix Hot 8 dahil mas mura siya. At ang maganda dito sa online store nila sa Shopee, minsan nagsisale yung Infinix Hot 8 at Infinix S5, makukuha nyo pa sila ng mas mababa sa kanilang official price. Pero minsanan lang yung sale na yun mga ka-J-Vlog. Kaya yun, kung sale, i-grab nyo na yung opportunity makuha yung Infinix Hot 8 or Infinix S5 ng mas murang halaga. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung advantages si Infinix Hot 8 dito kay Infinix S5. Next naman, yung advantages ni Infinix S5 kay Hot 8. Since meron silang 2,000 pesos price difference, tingnan natin kung worth it ba na mas mahal si Infinix S5. So number one advantage ni Infinix S5 is syempre yung kanyang quad cameras. Ang yun lamang na lens niya kay Infinix Hot 8 is yung ultra wide camera. Number 2, yung storage at yung RAM. Nakakatuwang isipin na konti lang yung difference sila, 2,000 pesos, pero malaki yung nilamang niya pagdating sa RAM at saka sa storage. Meron na siyang 6GB RAM, tapos ang internal storage niya na is 128GB. Kaya perfect yung storage nito mga J-Vlog kung marami kayong games na gustong i-install. Number 3, yung kanyang front camera. Mas mataas yung megapixel. Nasa 32 megapixels na yung front camera ni Infinix S5. Sobrang layo niya na doon sa front camera ni Hot 8 na nasa 8 megapixels lang. Meron na siyang punch hole display. Mas maganda na siya, full view na siya. Dahil yung camera niya nasa pinakagilid na, mas okay na yung viewing experience natin dito sa Infinix S5 compare kay Infinix Hot 8 na meron pa ring notch display dun sa gitna. And yung pinakalas, yung clock speed. Si Infinix S5 kasi ay merong clock speed na 2.0 GHz, compare kay Infinix Hot 8 na merong clock speed na 1.8 GHz. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga advantages sila sa isa't isa. Nasa sa inyo na yan kung anong iti-take advantage nyo, kung anong type nyo sa advantages nila. At ang maganda naman mga ka-J-Vlog, kahit na meron silang advantages sa isa't isa, meron naman silang similarities at medyo madami naman. Kahit na meron silang 2,000 pesos price difference. So ito yung similarities nila. Number 1 yung display. Number 2 screen size. Number 3 resolution. Number 4 chipset. Number 5 yung CPU, same sila na octa-core. Number 6 GPU. And ang pinakalas, pareho silang merong dalawang biometrics. First, let's talk about the design and the build quality of the Infinix Hot 8 and the Infinix S5. Ayan mga ka-J-Vlog, kung mapapansin din natin na pareho silang gawa sa plastic material yung kanilang back cover, and same rin sila na merong glossy finish. So expect nyo pag ganito ang back cover mga ka-J-Vlog, prone sila sa mga micro scratches. And ang kinaganda rin sa kanilang mga back cover mga ka-J-Vlog, hindi sila plain dahil meron silang mga design sa kanilang back cover. Dito kay Hot 8, ayan, meron siyang glitter effect.
Tapos dito kay S5, meron siyang mga line na 3D lines sa kanyang back cover. And pareho ako nagustuhan ng kanilang design sa kanilang back cover. Kaya para sa akin, both phones meron silang premium look. Next naman yung mga frame nila. Same lang sila na ang frame nila ay gawa sa glossy finish. Ayan. Ang kinaganda rin dito sa frame ni Infinix Hot 8. Continuous din yung glitter effect dito mga ka-J-Vlog. Ayan o. Ang ganda. So dito tayo sa mga physical buttons and support. Same lang sila ng placement ng power button at ng volume rocker. Pero merong texture ang power button ni Infinix Hot 8. Sa taas naman wala tayong makikita. Plain lang. Sa kabila same rin na nandito ang kanilang SIM card slot. Sa baba same din ng placement. So speaker grills, micro USB port, microphone, and yung 3.5mm headphone jack. So pagdating sa port and sa mga physical buttons, same lang sila mga ka-J-Vlog. Parehong nasa upper left corner ang kanilang rear cameras. Pero si Infinix S5 meron siyang quad cameras. Tapos kay Hot 8 triple camera. Same rin, nasa gitna ang kanilang fingerprint scanner at ang kanilang Infinix logo. Tapos itong nasa pinakababa nila, ito yung nagre-represent ng kanilang ng series. So dito Hot 8 tapos S5, ayan. Hot series tapos S series. Next naman dito tayo sa kanilang rear cameras. Si Infinix Hot 8 ay merong triple cameras. Yung main camera niya ay merong 13 megapixel f1.8 aperture. Yung pangalawang camera niya is 2 megapixel depth sensor. And yung pangatlo is VGA low light sensor. And meron siyang LED flash. Pagdating naman kay Infinix S5, meron siyang quad cameras. Yung main camera niya ay merong 16 megapixel f1.8 aperture. Yung pangalawang camera niya is 5 megapixel ultra wide. Yung pangatlong camera niya is 2 megapixel depth sensor at yung pang-apat is VGA low light sensor. So yun nga mga ka-J-Vlog, ang lamang na lens ni Infinix S5 ay yung ultra wide. Sa display, screen size at sa resolution, same lang sila na merong 6.6 inches IPS LCD display na merong resolution na HD plus 720 by 1600 resolution. And pagdating naman sa notch, si Infinix Hot 8 ay merong water drop notch na nasa gitna siya compare kay Infinix S5 na meron siyang infinity O display na yun nga punch hole na siya at nasa upper left corner na yung kanyang notch. Pagdating naman sa OS, out of the box same lang sila na merong Android 9.05 na merong XOS 5. Sa chipset at sa GPU same lang sila na merong MediaTek Helio P22 na merong GPU na PowerVR GE8320. Sa CPU, same lang sila na merong octa-core CPU. Pero sa clock speed, si Infinix Hot 8 ay merong 1.8 GHz compare kay Infinix S5 na merong 2.0 GHz. Pagdating naman sa RAM, si Infinix Hot 8 ay merong 4 GB RAM compare kay Infinix S5 na merong 6 GB RAM. And sa internal storage naman, si Infinix Hot 8 ay merong 64GB internal storage compare kay Infinix S5 na merong 128GB ang internal storage. Sa front camera naman, si Infinix Hot 8 ay merong 8 megapixel f2.0 aperture compare kay Infinix S5 na merong 32 megapixel f2.0 aperture. Sa biometrics naman, same lang sila na merong face unlock at fingerprint scanner. And sa battery, si Infinix Hot 8 ay merong 5,000 mAh na removable battery compare kay Infinix S5 na merong 4,000 mAh na removable battery. Boot up test tayo. Tingnan natin kung sino sa dalawang phone na itong una mag-open. Start tayo in 3, 2, 1... So mas unang nag-open si S5.
So mga ka-J-Vlog, nandito na tayo sa conclusion ng video. Ang tanong ko, ano ba ang para sa'yo? Si Infinix Hot 8 ba or si Infinix S5? Kung presyo talaga ang focus mo, hindi ka naman ganun tumitingin sa specs, bagay na bagay sa'yo si Infinix Hot 8 dahil mas mura siya ng 2,000 pesos. At ang maganda pa dito, kahit na mas mura siya, marami naman siyang similarities kay Infinix S5. Pero kung may extra budget naman kayo na 2,000 pesos at mas gusto nyong nag-improve pa yung specs niya, definitely dito kayo sa Infinix S5 na mas okay yung camera niya. Quad cameras na kasi siya. Yung RAM at yung storage niya, mas mataas na. 6GB 128. Yung megapixel ng front camera niya mataas na sa 32 megapixel. And syempre kung gusto nyo ng full view display, bagay na bagay sa inyo si Infinix S5. Pero para sa akin, kahit ano naman piliin nyo sa dalawang to, sulit na sulit ang pera nyo, dahil both phones nasa entry level sila, very affordable lang.